Bago pa pumasok ang Disyembre, busy na ang pamilya Ado sa pagbibihis ng kanilang tahanan para sa Pasko. Dinekorasyonan ang Christmas tree ng batang si Sav. Isa raw sa tradisyon nila ng Paskong Pinoy dito sa London. Bukod dito, naghahabol ang pamilya Ado sa pagpuno ng box ng aguinaldo para sa mga mahal sa buhay sa Pilipinas na umaasa ng regalo mula sa kanila. Kung dati balik bayan box ang simbolo ng pagpapadala ng aguinaldo sa mga mahal sa buhay sa Pilipinas ng mga OFW, ngayon marami na ring paraan ng pagpapadala ng pagmamahal. Sa Dubai, UAE, hindi rin nakakaligtaan ng 58 taong gulang na si Andrew Bailon, isang safety trainer, ang magpadala ng Pamasko sa pamilya sa Pilipinas. Pero maingat siya, dala ng pangambang baka hindi makarating ang kanyang ipinadalang pera sa tamang oras o baka magkaaberya. Baka mawala yung pinadala mo kasi lalo sa December, there's so many people na nagpapadala ng pera at maaaring mag-mix up somehow. So, kailangan nakakasiguro ka na may makakuha ng pamilya mo para meron silang magagamitin sa celebration for Christmas. Kaya mabusisi siya sa pagpili ng remittance company. Nakakasiguro ka na yung information mo is at confidential, hindi nila na-i-share sa iba. Nakakasiguro ka na hindi magkakaroon ng aberya because at times na nangyayari na nagpapadala ka, especially for Christmas, sa dami nagpapadala, hindi nakakarating ng tamang oras. You have to make sure that when you remit it one or three, in a few minutes, in a few hours, marireceive nila yung pera. Pangatlo also is accessibility. Malaki ang perang ipinapasok sa kaban ng bayan ng remittance ng OFW. Ayon sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nakapag-remit ang mga Pinoy mula sa UAE ng lampas $962 million o katumbas ng nasa 54 billion pesos mula January hanggang September 2022. Inaasahang lalaki pa ito sa buwan ng Pasko at bagong taon. Kaya naman sinisikap ng remittance companies na tugunan ang pangangailangan ng overseas Pinoys at bigyan ng peace of mind ang mga Pinoy sa perang ipapadala nila. Importante na kailangan ay pipili tayo ng remittance center na pinagtibay na ng panahon. Yung mahigit 3 dekada na yung tinagal at tiyak na nakakapagbigay ng mura, mabilis at walang kuskus balungos na serbisyo. Importante rin yung may customer service na pwede kang puntahan o pwede kang tawagan, handang tumulong. Insured pa ang tatanggap ng padala sa pamamagitan ng Kabayan Insurance na hanggang 20,000 pesos na premium. Ang ating mga receiver ng international remittance ay makakatanggap ng libreng Kabayan Insurance card sa bawat receive nila. Importante ngayon na meron tayong accident insurance. Binibigyan protection lang ng Palawan ng ating mga suki customers para sila ay protektado sakaling may di inaasahang pangyayari. Katas ng pagod ang perang ipinadadala ng OFWs gaya ni Anro na katumbas din ng kanilang pagmamahal sa pamilya. Bilang breadwinner, kailangan i-responsibilidad ko at pangalawa at ipagmamahal natin sa ating mga pamilya para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Pakiusap rin niya sa mga pamilya ng OFW. Whatever you receive money, you know where is that for. At pinaghirapan din natin dito sa Dubai, make sure na spend it wisely. Saan man sa mundo, ramdam ang Paskong Pinoy, lalo na sa iba-ibang paraan ng pagbibigay ng aguinaldo. Kasama si Raquel Salinel mula Dubai, Rose Eclarinal, ABS-CBN News.